Isang lalaking nagngangalang Beau ang nagbakasyon sa Pilipinas. Sa kanyang panandaliang pananatili rito sa atin, ay mayroon siyang natagpo ang tuta na sa tangka niya ay 2 buwang gulang pa lamang. Kinuha at inalagaan ito ni Beau, itinuring na parang anak na lalaki. Pinangalanan niya itong Bower. Malambing at matalino si Bower. Mahilig silang maglaro ni Beau ng bola o di kaya naman ay stick. Hinahagis ito ni Beau hanggang sa pinakamalayong mararating nito at hahabulin naman ito ni Bower upang ito ay ibalik sa kanya. Malakas ang mga binti ni Bower kahit bata pa lamang ito. Kilalang kilala si Beau sa kanilang lugar kung saan siya ay nangungupahan. Giliw na giliw naman kay Bower ang mga tao roon. "Hi Mr. Beau," bati ng tindera sa isang panaderya. "Hello Bower," at sabay baling naman ito sa aso. Habang hinihimas-himas ang ulo ng alaga ni Beau. Sanay ang mga tao na tuwing umaga ay magkasama ang mag-amo na naglalakad at dumadaan sa kanilang lugar. Hanggang sa isang araw ay bigla na lamang nawala si Bower sa hindi malamang dahilan. 2 oras nang nagahanap si Beau sa kanyang mahal na alagang aso, ngunit hindi niya ito matagpuan. Dahil doon ay nagpatulong na siya sa kanyang mga kaibigan at mga kakilala upang ito ay mahanap. Nagpaprint sila ng larawan ni Bower kasama ng kanyang contact number upang kung sakali na may makapansin ito o makakita man lang sa alaga niyang tuta ay agad na may pagbigay alam sa kanya. 3 araw na ang halos lumilipas, ngunit wala pa rin natatanggap na kahit anuman lang mensahe si Beau. Matinding lungkot ang kanyang nararamdaman habang patagal ng patagal. Nag-aalala siya sa kanyang mahal na alaga na itinuring niyang parang isang tunay na anak. Ganon rin ang kapitbahay niya na nabalutan ng lungkot dahil sa pagkawala ng magiliw na alaga. Hanggang sa isang umaga ay naisipan ni Beau na pumunta sa police station upang humingi na ng tulong para mahanap ang nawawalang alaga. Doon ay sinalaysay niya ang lahat ng pangyayari na halos magmakaawa na siya upang matulungan na mahanap ang kanyang mahal na alaga. Ngunit sa kanyang pakiramdam ay hindi interesado ang mga pulis na kanyang nilapitan at ang sabi pa nga sa kanya ay may mas importante pa na tao na nangangailangan ng kanilang oras at pati na rin ang kanilang serbisyo kesa hanapin ng isang aso lamang. Masama man ang loob sa kanyang narinig ay umalis na lamang si Beau sa himpilan. Bagsak ang kanyang balikat na umuwi sa kanyang tinutuluyan. Buwan na ang lumipas. Masakit man ay tinanggap na ni Beau na hindi na niya makikita pang muli si Bower kung kahit nagpa siya na lamang siyang umuwi sa kanilang bansa. Doon ay makapagsisimula siyang muli ng panibagong buhay. Hinabili na lamang niya sa kanyang business partner ang negosyong maiiwan niya rito sa Pilipinas. Lumipas ang halos 2 taon. Biglang may nareceive si Beau na email na kung saan ay nakalagay roon na nakita raw nito ang kanyang alaga sa isang minahan. Hindi naman kaagad naniwala si Beau dahil halos 2 taon na ang lumipas. Imposibleng buhay pa si Bower o baka kamukha lamang ng kanyang alaga ang nakita ng taong iyon. Kaya naman para mapatunayan na si Bower nga iyon ay humingi siya ng tulong sa kanyang kaibigan. Pinuntahan nito ang minahan kung saan sinasabing naroon ang kanyang alagang matagal nang nawawala. Kumpirmadong meron ngang isang aso na naninirahan doon sa minahan. Malapit sa dating tinirhan ni Beau noong nandito pa siya sa Pilipinas. Ngunit hindi sila nakakasikurong si Bower nga iyon. Baka kamukha lamang. Kaya naman nagsagawa sila ng plano. Binigyan nila ng pahayin ang aso upang kanilang mahuli. Pinainan nila ito ng masarap na pagkain upang kapag umano ay kanila itong malapitan. Ngunit sadyang matalino ang aso, ni hindi ito lumapit man lamang sa pagkain na kanilang ipinain. Nang malaman ito ni Beau, ay kanya naman itong ikinatuwa dahil ganoon ang ugali ni Bower. Hindi ito basta-basta kumakain ng pagkain, lalo pat hindi niya kilala ang nagbigay. Kaya naman ang mga sumunod na hakbang na kanilang ginawa ay nagpadala si Beau ng record ng kanyang boses, kung saan ay paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ng kanyang alaga. Inilagay nila iyon sa cage at kanilang pinandar. "Bower? Bower?" Hanggang sa napukaw ang pansin ng aso at unti-unting lumapit sa cage at doon nga nila nakuha ang aso. Doon nila nakumpirma na si Bower nga iyon.
na pag-alaman nilang natrap ang aso sa minahan dahil may nahabol itong lumilipad na bagay na ang buong akala niya ay ang among si Bo ang nakikipaglaro sa kanya. Hanggang sa mapadpad ang aso sa minahan, ito ang salaysay ng isang minero na naroon. Samantala, tuwang-tuwa naman si Bo dahil sa wakas ay natagpuan na niya ang pinakamamahal na alaga na ang buong akala niya ay tuluyan ng pumanaw. Pero bigla na lamang siyang natigilan. Iniisip niya kung paano niya makukuha ang kanyang alaga. Pare, huwag ka nang mag-alala. Ipapackage natin si Bower para makarating ng safety sa Canada. Sabi ng kaibigan ni Bo. Salamat pre, sabi naman ni Bo sa kaibigan. Ganoon nga ang nangyari. Ilang araw rin ang itinagal bago nakarating ang kanyang alagang aso sa Canada. Pagkarating ng pagkarating ni Bower, ay agad na binuksan ni Bo ang cage ng kanyang alaga. Kumampay-kampay ang buntot ni Bower at hindi mapakali sa kanyang kinalalagyan nang makita niya ang kanyang amo. Agad namang pinakawala ni Bo ang kanyang alagang si Bower at ito ay mainit na sumalubong sa kanya at dinila-dilaan siya sa kanyang mukha. Habang si Bo naman ay niyakap ang kanyang pinakamamahal na aso. Ngayon ay magkasama na sila sa Canada at doon na naninirahan. Ginagawa nila ang dating paglalaro na hanggang sa ngayon ay naaalala pa rin ang kanyang alagang aso. Sa kwentong ito ay masasabi kong napakatalino pala talaga ng mga aso. Naaalala pa nila ang mga dati nilang ginagawa kahit panawalay sila sa kanilang amo. Hindi man siya nakapagsasalita, masasabi kong parang tinuring niyang tunay na ama ang kanyang among si Bo. Katulad na rin ang pagturing ni Bo na anak sa kanyang alagang si Bower. Kayo ka barangay, meron rin ba kayong mga alagang aso na minsan rin nawala sa inyong piling? I-comment nyo naman sa baba ang kanilang mga pangalan at babasahin natin ang lahat ng yan. Kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano ka barangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!